Yes, two-door e-car. Parang siyang minivan, ano? Yung yes, datingan niya. Parang Alphard, oh. Tingnan nyo. Ang ganda ng harapan niya, guys. Tingnan nyo. Sobrang astig. Parang VIP concept. Harapan pa lang talagang, grabe. Yung details niya, oh. Yung grills niya, talagang napaka-detail. Silipin natin yung loob. Yung dating manibela niya na parang pang-e-trek, ngayon ay steering wheel na. Napakaluwag pala, ma'am, no? Yes. So, kahit dalawa tayo rito, kayang-kaya. Yes, sobrang... Pwede pa nga, oh. Tatlo. May aircon ba to, ma'am? Meron pa siyang ganito, oh. Parang sa kotse talaga. Sunroof! Meron. Kung naghahanap kayo ng four wheels e-bike, ito yung isa sa pwede kong ma-recommend sa inyo. Tingnan nyo, napaka-brusco, napaka... astig ng datingan niya, may bumper, tindig niya, eh talagang naka-lift na yung kanyang suspension. Tapos meron pa siyang rack dito sa mismong hood. Sample, pakita mo nga sa amin yes, kung gaano naman. Katiba yan. Yes, pwede naman. Tayo ba ako neto, sir? Kayang-kaya ka niyan. Ayan o. Oh, yun o. Oh. Kung naghahanap kayo ng pambundukan na e-bike, ito yung unit na hinahanap nyo. Pang rugged siya eh, o. Oh. Tsaka yung mga suspension niya, guys, ha, talagang ayaw magpatalo. Ayan o, oh, tinan nyo yung yes, under chassis. Hindi papakabo. No? Once na na-purchase nyo po ang ating Mini Bigross, is meron pa po kayong freebies na 34 inches Kobe Smart TV. Oy, may libreng TV. Pinakahigante or pinaka-high-end unit natin. Kung titignan nyo, parang laro ang kutsi-kutsi yan, pero napakalakas pala ng ganitong yes, klaseng unit. Iba buga. Itong ganitong unit pala is talagang dinisen siya or talagang maganda siyang gamitin kahit na sa mga kalsada na paahon or matatarik na kalsada. Paano yung buga? Boom! Bomba, no? Plus, meron pa po siyang freebies na 34 inches Smart TV. Ito naman, medyo lowered ang datingan, yes, ma'am, po. No? Medyo cute size na parang kutse-kutsehan ang dating. Yes. Pero ang laks din ang dating niya, ma'am. Pakita ko sa inyo sandali yung gilid niya. Parang ano, no, yung formahan yung datingan nito para siyang owner type Jeep. Ayan, guys, kung makikita nyo, kung mapapansin nyo, sobrang dami. At ito yung literal na bodega na makikita nyo dito sa Cavite. Dito nang gagaling yung mga murang e-bike na makikita nyo dyan sa Metro Manila. Yo, what's up guys? Muling nagbabalik ang inyong lingkod. Carlos Vlogger nga pala. Sa video na to, nandito tayo ngayon sa isa sa pinakamalaking warehouse ng mga e-bike na matatagpuan dito sa General Trias, Cavite. Dito nang gagaling yung mga murang e-bike na makikita nyo dyan sa buong Metro Manila. Kaya naman asahan nyo na yung mga maipapakita natin mga unit dito magmula sa 2 wheels, 3 wheels hanggang sa mga 4 wheels, eh talaga namang mabababa ang presyo at talaga namang quality yung mga unit nila rito. Meron nga silang mga available dito na mga mini e-car, pero kung titignan ko eh parang mini van ang datingan ng unit na to. Yan yung mga maipapakita nating mga unit ngayong araw dito sa Waymaker Cycle Center Gentry Branch. Napakarami nilang mga bagong unit at talaga namang sobrang lalaki ng bawas presyo nila ngayong araw dito. Kaya naman kung interesado kayo or kung naghahanap kayo ng murang mabibilan ng mga e-bike, eh tamang-tama sa inyo itong video natin ngayong araw. Kaya tutukan nyo, panoorin nyo lang hanggang dulo para lahat ng detalye na kinakailangan nyo, makuha nyo kaagad sa panonood nyo pa lang ng video natin ngayong araw. Pero bago tayo tuloy magsimula guys, baka pwede nyo munang like tong video natin. Huwag nyong kalilimutang i-share. Tag nyo na rin yung mga kaibigan nyo dyan sa comment section dahil yung ginagawa nyo pag-like at pag-share ng bawat video na ina-upload natin, napakalaking bagay na yan. Napakalaking tulong na yan dito sa ating YouTube channel, lalong-lalo na dito sa ating Facebook page. At kung kayo naman ay hindi pa nakasubscribe dito sa ating YouTube channel, guys, ano pang hinihintay nyo? Mag-subscribe na kayo, like and follow nyo na rin itong ating Facebook page para lagi kayong updated kapag meron tayong mga bagong video na ilalabas or ilalabas pa katulad nito. At para na rin syempre, makuha nyo yung pinakamalalaking discount na ibibigay sa atin ng bawat e-bike shop owner or bike shop owner na pinupuntahan natin. So tara na guys, simulan na natin to dahil excited na akong ipakita sa inyo or ilibot kayong muli dito sa Waymaker Cycle Center Gentry Branch. Diyan lang kayo, tutok lang kayo, samahan nyo ako today. Let's go! Okay guys, ito at kasama na natin ang mag-a-assist sa atin ngayong araw dito sa Gentry Branch ng Waymaker Cycle Center. Pinapakilala ko nga pala sa inyo ang napakaganda, napaka-sexing si Ma'am Ana! So ayan, hello mga ka-Way, so welcome to Waymaker Cycle Center Gentry Cavite Branch. Ma'am, invite muna natin yung mga manonood natin na muling bisitahin itong Gentry Branch. So ayan, sa lahat ng mga kaway natin at mga customers, so walk in na po kayo dito at mag-visit po kayo dito sa aming shop. So our shop is located at Barangay San Juan Dos, General Trias, Cavite. So Abyside Nature Spring and Gym Republic po. So opens from 9 a.m. to 6 p.m.
Monday to Sunday. So lagi kong sinasabi yan, lagi kaming willing mag-extend para sa mga sure buyer po natin na client. Yun. Ma'am, ngayon dito sa Waymaker, meron ba tayong mga unit na naka-sale, naka-promo, ganyan? Yes, sa Waymaker po, big sale po yung ibibigay po namin sa mga customer po natin. So kung mura na noon yung mga unit na binebenta natin, eh mas mura pa nating ibibigay sa kanila ngayon, ma'am. Tama yes, ba? Yes, super big discount po. Okay, so alam nyo naman guys, kapag Waymaker, bodega sale, lagi tayo rito dahil napakalaki ng bodega nila. Dito talaga nang gagaling yung mga unit na nakikita nyo sa iba't ibang branch. Kaya naman asahan nyo na kung mura na noon, eh mas mura pa nga nilang ibibigay ngayon. Kababanggit lang naman sa atin ni Ma'am Ana. Banggitin na natin sa kanila yung contact number na pwede nilang tawagan dahil alam kong may mga magugustuhan sila sa mga units na may papakita natin ngayon. So ayan, yung contact number po natin dito sa shop is 0966-066-6563. Okay, so samahan nyo kami ni Ma'am Ana para malibot natin itong gentry branch nila para malaman din natin kung ano-ano yung mga bago at kung ano yung meron sa kanila ngayon dito sa Waymaker. So dyan lang kayo guys, samahan nyo kami ngayong araw. Let's go! Okay guys, ito at magsisimula na tayo ngayon dito sa Waymaker Cycle Center Gentry Branch. Ma'am Ana, ano po ba yung mga pwede nating unang ipakita sa ating mga manonood dito? So ito na nga po mga kaway, available pa rin po dito sa aming shop ang mga iba't ibang 2-wheels unit. So meron kaming available na 350 watts, 700 watts, and also 500 motor watts. Yun. Sa mga naghahanap ng mga budget friendly lang po, napasok sa budget, available po ang ating unit na to is 350 watts for as low as 12,000 pesos. Then, ito naman po ang ating matrix. So, available po siya for 13,500. Then, next naman po natin ang ating GC na naka 350 watts for as low as 11,000 pesos. Okay. Then, ang ating upgraded 2-wheels for as low as 19,500 pesos. So, yan is mga 500 motor watts na po yan. Then, next naman, mas pinalaking motor watts naman ng ating super upgraded, very affordable price po siya ng 21,000 pesos. Napakaganda ng forma ng isang yes. tumang, no? Isa sa bago. Yes po, tricolor po siya sa mga medyo mabibigat. So, pwedeng-pwede po sa inyo yung 700 motor 700 watts. Bagong-bagong design, napakaganda at napakasosolid yes, ng kanilang mga available na 2-wheels dito. Magmula sa 300, 500 to 700 watts, lahat po yan ay available dito. Iba't iba rin yung mga design na pwede nyo pagpilian, kaya hindi kayo mag-i-stick sa isang design dahil yan nga, pinakita na sa atin ni Ma'am Ana kung ano-ano yung mga pagpipilian nyo sa kanilang mga 2-wheels e-bike. Ma'am, tanong na lang din natin, yung mga ganitong 2-wheels e-bike, gano'ng katagal po ba yung charging time nyan? Maximum 8 hours po tayo pag drain po yung unit po natin. Okay, gano'ng kalayo naman po yung distance na nararating yan sa isang full charge? 25 to 30 kilometer, it depends on the loading capacity po ng mga sasakay sa road range po. Nadadaanan din po natin. Hindi naman po ba ganun kalakas sa konsumo ng kuryente yung mga ganito, ma'am? Yes. Based on experience ko po, isa ko rin is may mga 2-wheel e-bike din po ako. So, ito is around 20 pesos lang po siya sa isang full charge. Okay. Tapos yung ganito, required na bang iparehistro? Kailangan ng lisensya pagka gagamitin nila? Sa mga 2-wheel e-bike is mas better kapag naka-helmet po tayo. Then, noon pa naman po is bawal talaga tayo sa mga national highway. Sa mga service road, pwede po tayo. Okay. So, ito po is depende pa rin po sa LGU na area po natin sa mga registration po ng ibang. Okay, so nakadepende sa lugar kung saan nila gagamitin, ma'am. Tama yes, ba? Kung ipaparehistro or kailangan gumamit ng driver's license. So, iwanan natin yung mga 2-wheels. Ano-ano pa po ba yung mga pwede natin i-flex sa kanila rito, ma'am? Yes, kung meron tayong mga 2-wheels na pasok sa budget, next naman natin ang ating mga scooter type dito sa bandang loob ng ating shop. So, simulan na po natin dito sa ating scooter type na N9. Teka, bago natin tuluyang ipakita tong bagong unit nyo or yung unit na ipapakita mo, ma'am, gusto ko muna ipapansin sa kanila kung ano yung naging pagbabago dito sa inyong gentry branch. Meron silang napakagandang ilaw ngayon dito at sobrang presentable, napaka-presko, eleganteng puntahan etong Waymaker dito sa May Gentry. Yes. So ayan, nakikita nyo, napakalaki ng pagbabago ngayon dito. Sobrang organized nila. Yes. Nakikita nyo, magkakasama, magkakatabi yung mga magkakaparehong unit. Kaya mas makakapamili kayo kung ano yung mga unit na hinahanap nyo. So tuloy tayo, ma'am. Ano ba yung mga unit na
pang malakasan nating two wheels dyan. So ito na nga po, ang ating newest and upgraded na N9. Uy, newest na upgraded pa. Yes. N9, two wheels e-bike. Ma'am, ano po bang specs nitong unit na to? So ang ating N9 po is upgraded, kaya sinabi kong upgraded is 2,500 pagdating po sa motor watts. Plus 72 volts, 32 ampere na po pagdating sa pinaka-battery. So makunat na po talaga yung pinaka-battery mo. Pang malayuan nyo na po siyang magagamit using scooter type na N9. Yung ganitong unit, ma'am, gano'ng kalayo na yung kilometers range na nararating niyan? Ito is based on experience po sa N9 is around 80 to 90 kilometer po. Depende pa po yun kung meron ka pa pong angkas sa likod. Tsaka and, depende rin dun sa bigat ng sasakay. Yes, depende okay. Rin po talaga yan lagi sa loading capacity po. Gusto ko ipapansin sa inyo guys kung gano'ng kagaganda yung mga piyesang nakalagay sa kanya. Magmula sa suspension, yung disc brake rotor maging yung mags niya. Pagdating naman dito sa may ibabaw or dito sa itaas na bahagi ng unit natin, yan yung handlebar, yung brake lever natin, yes. Talagang makikita nila. At mapapansin nyo na parang naka-aftermarket na, ma'am, ano? Yes po. Ayun, nakikita nyo naman, mga dikulay pa talaga yung mga piyesang naka-install dyan sa mga unit na yan. So yung ganito, ma'am, nasa magkano po ba presyo niyan? So our N9 po is now on big sale po siya ngayon ng 53,000 pesos. Dating magkano po ba yan? Ito po is around 60,000 pesos. 60,000 ngayon, 53,000 pesos. Napakalaki ng bawas presyo natin ngayon dito, yes, ma'am. Yes po, since April... summer sale discount po ngayon, mas binigyan pa po namin ng mas malaking discount para sa mga customer po natin. Yun, itong code 117, ayaw rin magpatalo ng forma, ng design, at ng datingan. Pulang-pula siya. Ayan guys, so tignan nyo kung gaano kaganda rin tong isan to. Ano naman pong specs nito, ma'am? Code 117 is 60 volts, 20 ampere, then 800 motor watts naman po siya. Plus, ito is 30 to 40 kilometer, depende po sa loading capacity or sa bigat po ng mga sasakay. Plus, ito po is, meron na rin po yung kasamang side mirror. Mm-hmm. So, ilalagay po natin yung side mirror para sa mga sure buyer po natin na customer. Plus, may top box na rin po siya. Aside from top box, pwede nyo pa rin pong buksan yung driver seat natin. Meron po siyang compartment sa pinakalo. Okay, napansin natin dito, nasa 31,900 pesos yung dating presyo niya. Tama yes, ba, ma'am? Ngayon, bagsak presyo siya ng 28,000 pesos. So, totoo nga yun nakalagay dito na big sale tayo dito sa Waymaker. Yes po. Okay, so paglipat naman natin dito guys sa likod nitong mga unit na to, makikita naman natin dito yung kanilang Money E2. Tama ba, yes, ma'am? Si Money E2, ano po bang specs niyan? So, Money E2 scooter is 72 volts, 20 ampere, plus 1,500 motor watts. So, kung medyo mataas yung slope na dadaanan nyo sa lugar nyo, is kayang-kayang umahon ng ating Money E2 scooter using 1,500 motor watts. Plus, ito is meron na rin po yung side mirror, may top box, plus, ito is makikita nyo po yung pinaka-driver seat natin, is meron din po siyang compartment. So, ayan po yung accessories niya, yung side mirror, and also the charger po. Okay. Napansin ko dito sa Money E2 na to, ma'am, sa buong palibot ng unit na to, meron nang nakalagay na crash guard. Yes po. No? Yan ang maganda dyan eh. Kapag bumagsak yung unit nyo, wag naman sana, hindi agad basta-basta tatamang direkta dito sa mismong kaha. May sasalong crash guard. Crash yun ang guard maganda muna, dito. Bago flaring. Yes. Tsaka isa pa sa napansin ko ha, medyo kakaiba yung position ng kanyang disc brake rotor. Kung nakita natin dito, nasa may kanan, ito nasa kaliwa. Nasa kaliwa. Ayun o. Nasa Mas kaliwa. Unique yung datingan or yung style ni Money E2. Presyo niya dati, ma'am, 43,000 pesos. Yes po. Nakabagsak presyo or naka-markdown tayo ng 38,000 pesos. Halos 5,000 pesos yung nawala sa kanya, ma'am, no? Tama yes ba? Yes po. So, kaya sinabi ko talaga, big discount po yung meron tayo. Yun. Ito, black. Ito naman yung white niya. Yes po, white yun, po. Yun, no, yung white version, guys. So, may mga option kayo sa kulay. Ito ba, ma'am, Money E2 rin to? Yes, Money E2 scooter din po. Ah, okay. So, marami pala kayong option sa kulay kay Money E2. Meron tayong blue. At meron din tayong red. So, apat na kulay ang pwede nyong pagpilian sa mga ganitong design or sa mga ganito nating unit. So, bukod dito sa mga two wheels na to, ma'am, flex mo pa sa amin yung mga available mong unit dito. So, ayan na nga, Sir Tireless. So, natapos na po tayo sa ating mga two-wheel unit na budget-friendly. Mga scooter type na two-wheel unit din. Now, proceed naman tayo sa mga
3-wheel unit naman po dun sa likod ng ating showroom. Sige ma'am, pakita natin yung mga 3-wheels nyo. Ayan guys, kung makikita nyo o kung mapapansin nyo, sobrang dami. At ito yung literal na bodega na makikita nyo dito sa Cavite. Dito nang gagaling yung mga murang e-bike na makikita nyo dyan sa Metro Manila. Ito nga, makikita natin. At iisa-isay natin kung ano yung mga available pa nilang mga design dito. So, saan ba tayo unang pwedeng magsimula dito, ma'am? So, simulan na natin sa una sa pila. Ayun, una sa pila. Kitang-kita nyo naman, pekang-peka. Ito yung Phoenix, ma'am. Yes po. Itong Phoenix na to, gano'ng karaming tao na ang pwedeng sumakay dyan? Yung Phoenix po natin is 3-4 seating capacity. Dahil yung pinaka-passenger seat po natin is mas pinalawak na po. Okay. Plus, syempre, kasama dapat yung driver. So, Phoenix po is 3-4 seating capacity. Plus, ito is mas pinataas na motor watts na po with 850 motor watts. Then, 60 volts, 20 ampere na po pagdating sa pinaka-battery niya. So, ito po yung mga type of unit na para siyang robot. Oy, yung itsura niya. Nga, yes. No? Kaya kung mapapansin niyo yung ulo or yung mismong headlight niya, parang ang ulo ng robot, ma'am. Yes po. Yung mga ganito, gano'ng katagal ng charging time niyan? Kung sa mga two wheels natin is 8 hours. Ito rin po is maximum of 8 hours po siya from drain po. Okay. Tapos yung ganito, gano'ng kalayo na yung distance na mararating niyan sa isang full charge? So, ito is 30 to 40 kilometers po. 30 to 40 kilometers. May idea ka, gano'ng kabigat yung kanyang maximum load weight capacity? Ito po is load weight natin is up to 350 kilograms. Ayan, 200 to 350 kilos. Yes po. Ang pwedeng sumakay. Tapos ang mga inclusions niya, crown light, mini fan. Meron na rin siyang audio system, yes, Bluetooth speaker, literal. No? Stainless ng mga tapaludo, kaya hindi na rin talaga kakalawa. So ngayon ma'am, nasa magkano po ang presyo ng Phoenix 3 wheels e-bike natin? So Phoenix po is from 62,700. Naka-big sale po tayo ngayon ng 55,000 pesos. Uy, bahala na kayong mag-compute kung gaano kalaki yung nabawas presyo dito sa Phoenix na 3 wheels e-bike nila. Yes po. So hindi lang yun yung mga kulay na available ma'am, no? Meron pa tayong mga options sa kulay sa mga ganito or last as na to? As of now po, since mabili po ang ating Phoenix, so available color lang po natin is purple gray. Purple gray, ayan guys, makikita nyo, nagta-transition yung kulay niya. Kumbaga 2-in-1 siya. Ayan, yung busina niya, kitang-kita nyo, sobrang laki talaga. Ayan kasunod ma'am, ano naman po iyan? Ito naman po ang ating Kona XB. Kona XB, okay. Itong Kona XB, anong specs natin dyan? Ito naman po is 800 motor watts, 60 volts, 20 ampere yung pinaka battery niya. So medyo malayo na rin po yung marireach mo once na ginagamit mo po yung e-bike mo. Plus ito is meron na rin po yung inclusions na mini e-fan, trapal, then crown light, automatic wiper, plus may audio system pa rin po ito. Okay. So yung ganito ma'am, nasa magkano naman po? Ito naman po is, naka-markdown po yan ngayon ng 48,000 pesos. Ayan, 48,000 pesos na lang instead 54,720 pesos. So malaki talaga yung bawas presyo ha. Ito yung napansin ko dito kay Kona XB. Siya lang yung bukod tanging 3 wheels e-bike na may kasamang bumper. Yes. Ayan, po. Karaniwan na may bumper is yung mga 4 wheels. Pero ito, may bumper pero 3 wheels lang siya. Yung mga ganitong klaseng e-trike natin guys, na i-convert into cargo, tama ma'am? Yes po. May na i-convert siya into cargo, meron din siyang extra basket sa likod. Kaya yes, pwede nilang gamitin pamalengke or pwede rin nilang gamitin pang deliver. Yes no? Po. Goods. O guys, ito pa yung isang option nyo para sa mga 800 watts na e-trike. Ma'am, anong unit naman po yan? Ito naman po yung ating Hershey. Hershey. Sobrang tamis naman ng pangalan niyan, yes, ma'am. Parang no? Chocolate. Parang chocolate. Itong Hershey na to, isa rin sa malaking unit to eh. Malapad. Kung makikita nyo nga yung kanyang mga upuan dito, sobrang lalaki nga eh, no? Ilang tao na nga dito, ma'am? Pwede makasakay? Pwede tatlo kung medyo kasing slim ko yung mga yun, sasakay. 3 no? to 4, tama yes, ba? Yes, 3-4 seater. 3-4 seater din tong ganitong klaseng unit. So, itong Hershey, ma'am, nasa magkano naman ang presyo natin? Ito po is naka-big sale po yan ngayon ng 55,000 pesos. 55,000 pesos. Bigyan ko lang kayo ng konting kaalaman dito sa Hershey. Ha. Itong ganitong klaseng design, ito yung mga naunang design eh. Pero kung titignan nyo, hindi pa rin na-depreciate or hindi pa rin nagpapatalo yung itsura niya sa mga bagong design, kagaya nga nito. No? Kumbaga, malakas pa rin ang dating niya. Yes po. Ayan. Magkano ulit ang presyo, ma'am? 55,000 pesos. 55,000 pesos. Dating magkano po?
Ito is 60,000 pesos. Yun, less 5,000 ka ngayon, yes, dyan. Dito naman tayo sa mga bagong design. Anong unit naman po yung mga so, ganyan? So, ito na nga mga kaway, pakilala ko na po sa inyo lahat ang ating newest edition of Joey, Joey Extreme. Joey Extreme, newest version ng Joey. Ayan, makikita nyo kung gaano kagaganda yung detalye ng unit. Meron siyang accent light dito or meron siyang daytime running light. Tapos kung makikita nyo nga itong sinasample natin, napakaganda ng kulay niya. Anong tawag sa kulay na to, ma'am? Blue Galaxy. Blue Galaxy, ang ganda. Ano naman po ang specs ng ganitong Joey Extreme? Since sinabi ko sa inyo na newest edition, then upgraded version po, ito kasi is mas pinataas na motor watts with 1,200 motor watts. Uy. Plus 60 volts, 20 ampere. So sa lahat ng mga 3-wheel unit po natin, talagang ito yung pinakamataas na motor watts. Wow. Ng ating Joey Extreme. Gano'ng kalayo na po ba yung distance na nararating niyang ganyan, ma'am? Ito is 30 to 40 kilometer, depends on the loading capacity ng mga sasakay, sa dami po, sa bigat. Then sa road range po na dadaanan po natin. May idea ka ba sa bilis or sa speed niyan, ma'am? 30 to 40 din po. 30 to 40, tapos 3 to 4 seater na din. Yes po. Tapos ang napansin ko dito sa Joey Extreme na to, may kasama na siyang extra tire with mags, no? Yes po. 3 to 4 seater plus mayroong minivan, meron na rin siyang reverse camera. Then additional po sa lahat ng mga sure buyer po natin diyan. So lalagyan pa po namin niya ng trapal. Mm-hmm. Then crown light, meron din po yan. Meron din. Tapos may audio system na rin, ha? Bluetooth speaker. Tapos yes po. May cellphone holder na siya, guys. Ayan o, kung makikita nyo, cellphone holder. Tsaka maganda rin dito, naka-disc brake na. Ayan o, naka-disc brake. Size din yung gulong, ma'am, no? Yes po, tubeless tire. Tubeless, kaya mataas ang ground clearance. So ito, yung mga kulay na pagpipilian nyo, yung Galaxy Blue, Blue tama Galaxy, ba? Tapos? Purple gray. Purple gray. White. White. And red. Red. Yan, yung presyo. Nasa magkano? 64,980 dati. Ngayon, discounted price, 57,000 pesos na lang ngayon. Yes, sobrang big sale talaga. Sobrang big sale talaga. Dito tayo, ma'am. Ito naman, yung tinatawag nilang Poseidon. Tama ba, ma'am? Yes. Poseidon. Ang ating pinaka-slim. Yun. Kasing slim ko. Yes. Yung unit na to. Hindi ito ako, nam, yes. Hindi ito ako po, kukontra dyan. Yes, huwag ka talagang kukontra, Sir Tireless. Totoo yan. So, ito na nga po ang ating Poseidon na pinaka-slim sa lahat ng mga 3-wheels unit natin. Plus, ito is isa rin po sa mga 800 motor watts, 60 volts, 20 ampere, 30 to 40 kilometer, yung kaya mong i-reach depende sa loading capacity at depende sa mga gear na ginagamit po natin. So, Poseidon po is, syempre, meron din po yung mga accessories like crown light, trapal, mini ifan. Meron po yan. So, hindi ka na maiinitan during nang natakbo po kayo gamit ang yung e-bike. Yun. Ang maganda pa rito sa Poseidon na to, hindi porket slim siya sa harapang bahagi niya, eh, nabawasan or na-compromise yung dami ng seating capacity. So, yung ganito, kahit na slim type siya na e-trike, eh, 3 to 4 seater pa rin yung pwedeng makaupo. Yes po. Yun ang maganda sa kanya, no? Hindi na compromise. Tsaka isa pa sa maganda rito, kapag limited space yung parking nyo, ito yung unit na nababagay sa inyo. Yes, or no? Walang parking. Walang parking, pwede pang singitan, pang iskinita. Yes. Ito yung goods na unit na nakadesign para sa inyo. Ang presyo natin dyan, Ma'am Ana, nasa magkano? So ayan, talaga naman super big sale pa rin ang ating Poseidon. So ka-markdown po yan ngayon ng 48,000 pesos. 48,000 pesos na dating 54,720 pesos. Ngayon ay 48 na lang. Napakalaki ng discount. Next natin, ma'am. Ano yung next unit mo dyan? Yan. Next naman natin. So, ayan. Tapusin na natin yung mga 3-wheel unit naman natin. Next, present ko naman sa inyo ang ating Daisy 007B. Yun. Daisy 007B. May mga A pa ba yan? Ganyan? O B na talaga kaagad? Letter B. Letter B dati na talaga. Dati kasi is Daisy 007. Uh-huh. So, bakit may letter B? Kasi upgraded na po. Upgraded version. Yes. Isa sa napansin kong in-upgrade dito, yung electric fan. Yes, medium size na po medium yung ating size. Electric ang fan. Ang laki eh, no? Tapos ano specs nitong unit na to, ma'am? Ito po is 650 motor watts, mm-hmm. 48 volts, 20 ampere, with 3 seating capacity. Plus, ito is since upgraded yan, may letter B nga dahil meron na rin siyang medium fan, trapal, and also crown light. Oh, may basket na rin sa unahan. Sa likod, siguradong meron yan. Yes, at nagiging po.
compartment yung mismong passenger seat niya. So ngayon, Daisy 007D na upgraded, magkano ang presyo? So ito, kung meron tayo mga 50,000, 40,000, mas pinababa pa po natin para sa mga customer natin. Ang hanap lang is a budget-friendly na e-bike pero gustong magka-e-bike. Ito po is naka-markdown po ngayon ng 38,000 pesos. Yun, 38,000, dating 43,000 yan guys ha. Proceed naman tayo sa kanilang mga 4-wheels e-bike. Ma'am, anong tawag nyo dito sa ganitong unit? Yes, ito na nga po ang ating very own unit. Ito ang ating Chandler Pogi. Chandler Pogi. Wow, ganda naman ng pangalan nito at nakakagwapo talaga. Yes. So sige, tignan nga natin kung gwapo rin pati yung specs niya. Ano po bang specs ni Chandler Pogi, ma'am? Yes. Chandler Pogi is 1,000 motor watts, 60 volts, 20 ampere. Talagang poging-pogi yan dahil kompleto ang accessories ng ating unit. Kahit dito po siya assembled sa ating warehouse. So ito is meron na rin po yung crown light, automatic wiper, mini ifan, reverse camera, trapal, spare tire with mugs, meron na rin po. Plus, ito yung kakaiba na upuan. Naka-classic type of chair po siya. Yun, naka-brown leather seat na may kasamang dimple sa sandalan. Yes. No? Para ka nakaupo sa sofa at the same time sa couch. Yes po. Napakaganda pala nitong ganitong unit. Ano? Hindi lang maganda, gwapo pa dahil sa pangalan pa lang. Yeah. Pogi na talaga yung yes ganitong po unit. Ngayon, magkano yung presyo so, niya? So, Chandler Pogi is big sale po siya ngayon na 58,000 pesos. So, mahigit 10,000 pesos yung nabawas sa presyo yes niya, ma'am. Kaya ang daming big eh. Kaya pala ang daming big, ano? Big sale, no? Yes po. Dito ngayon sa Way Maker. May mga ibang kulay pa ba silang pagpipilihan so, dyan? So, Chandler Pogi is meron tayong available color na pink, yellow, and purple grape. Yun, ang mga kulay na pwede nyo pagpilihan. Yung unit na nasa likod mo, ma'am. Yes. Ito naman, sa mga customer naman natin na naghahanap ng mga 4 seating capacity. Mm-hmm. Kung hindi kayo kasya dun sa mga 3 seating capacity natin, meron pa rin kaming unit na pwedeng i-offer sa inyo with 4 seating capacity. So, ito naman ang ating Chandler version 7. Yun. So, kung ito, 3 to 4, guys, ito talaga, literal na 4-seater talaga. 4 to 5 pwede. Yes. No? So, ito yung tinatawag nga nilang Chandler V7. Ano po bang specs ni Chandler V7? So, Chandler version 7 is 1,000 motor watts, 60 volts, 20 ampere, so 30 to 40 kilometer, depends on loading capacity po ng mga customer natin. Plus, bakit version 7? Kasi meron na rin po siyang nadagdag na top load yun sa pinakataas. Meron siyang top luggage rack, guys. Ayan, kung bitin kayo rito sa mga compartment niya sa loob, pwede kayong maglagay rito. Kahit nga mga maleta, pwedeng ilagay dyan eh, no? Yes, pwede. Sobrang ganda niyang ganyang features, guys. May crown lights na rin, ma'am, no? Yes. Napaka-kumpleto po na rin itong ganitong klaseng unit. So ngayon, Chandler B7. Big sale din ba tayo dito? Yes, big sale pa rin tayo for as low as 68,000 pesos. Kaya pa po siyang ibaba up to 65,000 pesos. Yun. So next unit tayo, ma'am. So next, let's proceed sa ating unit naman po, ang ating Bubbles 2.0. Yun, Bubbles 2.0. Itong Bubbles 2.0, napansin ko, medyo mahaba siya. Yes. Mahaba itong unit na to at matangkad. Yes po. Oo. Ano nga ba sukat ng gulong niyan? Ito po is naka size 100 by 90 by 10. Yun, po. Kaya naman pala sobrang taas ng ground clearance niya. Tapos napansin ko rito, naka-steering wheel na. Yes, ang social, di ba? Parang kotse, no? Yes. Tapos naka-foot accelerator or pedal type na yung kanyang accelerator. Kaya talaga namang parang kotse mo na dinadrive itong unit na to, ma'am. Yes. Meron po din siyang top luggage rack. Oh, kung gaano kalaki yung gulong na naka-install sa kanya, na binanggit natin, ganun din ah, meron pa rin siyang extra tire with mugs na naka-install naman sa ibabaw. Yes po. At ang maganda rito, may cover ah. Yes po. Ayun guys oh, meron na siyang kasamang cover, may lock pa nga yan. Naiko-convert din siya into cargo at meron pa siyang extra basket na napakalaki dito sa likod. Ooh, wow, yes. Tapos samahan mo pa ng brown leather seat na may kasama ring dimples, meron nga at yeah, hindi magpapahuli. So dito, Bubbles 2.0, ma'am, tama? Yes po. Magkano presyo niyan? So Bubbles 2.0 is naka-markdown po yan ngayon ng 85,000 pesos. So itong Bubbles 2.0 is assembled po siya dito sa aming assembling area. Mm. Plus, naka-markdown ka nga ng 85,000 pesos, pwede kang magkaroon ng freebies dito na Bluetooth speaker
or air fryer. Uy, ganda ng previous nito ha. Bluetooth speaker, mamimili ka kung yun or air fryer. Fryer. Nice, napakaganda. Mura na, may previous pa, no? Yes po. Buwan, diba? Yung nasa likod mo, ma'am. Ano so, naman po yan? So, next, proceed naman tayo sa mga newest edition or newest four wheels naman po na available dito sa aming bodega. Presento na po sa inyo ang ating Chandler D Steering. Chandler D Steering. V Steering, guys. So, V Steering, ibig sabihin, naka-power steering na yan. Yes po. Yun o, tingnan nyo, naka-steering wheel na nga siya, guys. So, napakaganda naman ng manibela. Para na rin pala talagang sasakyan to, ha. Napaka-laki rin ng kanyang foot accelerator or pedal type na. Napakaganda pa ng mating mama. Yes. Social po. Na social. Adjustable armrest. Dalawa pwedeng sumakay sa driver seat. Sa likod, tatlo pwede. No? Pwede. So, 5. Hanggang 5 na tao ang pwedeng sumakay sa unit na to. May top luggage rack din, ma'am, no? Yes. Okay, ngayon alamin natin ang specs nitong unit na to. So, Chandler D Steering is 1,500 motor watts. Wow. 60 volts, 20 amperes. So, pwede nyo po siyang i-upgrade up to 60 volts, 32 ampere po. Nice. Upgradable naman, po siya. No? So, 1,500 watts. So, meaning kahit ahon yung kalsada, kayang-kaya nito. Yes, kung medyo mataas yung slope na dadaanan nyo dun sa lugar nyo, may maraming paahon. So, kayang-kaya po ng ating Chandler D Steering. Oo. So, magkano naman po ang presyo natin dyan so, sa Chandler na yan? Chandler D Steering po is naka-big sale po yan ngayon ng 68,000 pesos. Ooh. Then, good news para sa mga client natin na mag-a-avail ng Chandler D Steering is naka-sale po siya ng 65,000 pesos. 65,000 pesos. Dating magkano po ba talaga presyo niyan? Ito po is 70,000 pesos. 70,000 pesos. At ang mga kulay na pagpipilian nyo is? Yan. Gray-purple. Yan. Tama ba? Purple-gray. Purple-gray. Tapos kaso mint-gray. Kaso naka-reserve na yung reserve ating na. Purple-gray. Wala nang ganyan, ma'am. Yes. Last po yung ating purple-gray. Ganda kasi nito, guys. 2-in-1 yung kulay niya. Pero may available pa tayong mint-green. Mint-green. Ayan po. Red. Available red. Din. Then, we have turquoise sa bandang likod ng ating showroom. Yun, meron doon. Ayun guys, may mga kulay pa palang pwedeng pagpilihan. Turquoise doon. And white po. Meron po siyang white. May available ding white. Napakaraming red do. Yes. Mga red yung mga available ngayon dito. So, dito sa labas, ma'am, ano ba yung mga pwede nating i-flex sa kanila? Dito na tayo, dyan. Ito, same lang to eh. No? Yes po. Ito, dito tayo. So, and, ito na nga po. Flex ko na sa inyo ang ating golf cart. No four wheels, pero mas pinataas na motor watts with 1,200 motor watts, mas pinakunat na battery with 60 volts, 45 ampere naman po. Ano pong tawag dyan or ano po bang pangalan nitong unit na to? Ito po ang ating Mini Bigross. Mini Bigross, napakaganda ng pormahan ng unit na to guys, tingnan nyo, napaka-brusco, napaka-astig ng datingan niya, may bumper, tapos napaka-tindig niya, eh talagang naka-lift na. Yung kanyang suspension. Tapos, meron pa siyang rack dito sa mismong hood. At hindi mawawala, syempre, yung top luggage rack niya. Ma'am, pwede mo bang sample? Pakita mo nga sa amin yes, kung gano'ng katiba yan. Yes, pwede naman. Kaya ba ako neto, sir? Kaya-kaya kanyan. Pakita mo nga sa amin. O, yan o. O, yun o. May pa-demo pa. Yes, kaya-kaya ka talaga. So, kahit ako yung sakay nyo dito. So, ayan. Kayang-kaya siya ng ating Mini Bigross. Siyempre naman, kayang-kaya. Eh, napakagaan mo, ma'am eh. Ilan ba ang maximum load weight capacity niyan? So, ito po, ang ating Mini Bigross is up to 300 kilograms. O, oh, diba? 300 kilos. Eh, si Ma'am Anna, 250 kilos. May sukli pang 50 kilos. Ano? Yes po. So, ilang tao na po ba pwedeng makasakay ito dito? Ito is 4 to 6 seating capacity po. Luluwag ng upuan niya, guys. So, ito, ano to, kama? Sobrang laki naman ito. Dito ang luwag din, pwedeng tatlo, pwedeng apat dito, no? Yes, so, pag ako sumakay diyan salong-salo hanggang salong-salo. Dito na. Salong-salo, para ka nang nakahiga. Yes, po. Oh, sample. Feeling ko ano to, sofa-bed. Sofa-bed, ayun o. Oh. Ayun o. Oh. Ayun mo, hindi ka pa nga makasandal eh, oh. Hindi naaabot. Hindi naaabot. Medyo matangkad kasi si Ma'am Anne. Sobrang tangkad ako. Sobrang tangkad, yes. No? 9'2". 9'2 sa paglaki. Ang sukat ng gulong natin, ma'am, is 100 by 90 by 10. Yan, may extra tire with mugs na rin tayo rito na nasa likod. May cover na rin kasama. Eto mga ganito, ma'am, gaano kalayo na ba yung range na nararating niyan? Ito is 30 to 45 kilometer, depende sa loading capacity. Mm-hmm. And depende po sa bilis
ng pagtakbo po natin. Okay, naka-steering wheel na rin, foot-pedal yes accelerator, may audio system, mini, dalawang minivan. Yes, para hindi mainitan yung driver natin and also yung passenger. Yes, yung ating side mirror may kasama ng signal light. Napaka-astig nito ha. Kung naghahanap kayo ng four wheels e-bike, ito yung isa sa pwede kong ma-recommend sa inyo. Kung naghahanap kayo ng pambundukan na e-bike, ito yun oh. Ito yung unit na hinahanap nyo, pang rugged siya eh. Oh. Tsaka yung mga suspension niya guys ha, talagang ayaw magpatalo. Ayan oh, tinan nyo yung under chassis. Hindi papakabog. Hindi papakabog. Kaya talagang nakadesign itong unit na to sa mga rough road, sa mga mababatong kalsada. Pwedeng-pwede. Kahit iakit nyo nga ng bundok to, man pwede, no? Yes. Yes. Magkano naman presyo niyan? So, Mini Big Ross is now on big sale po ngayon ng 125,000 pesos. Plus, once na ma-purchase nyo po ang ating Mini Big Ross, is meron pa po kayong freebies na 34 inches Kobe Smart TV. Oy, may libreng TV. Kobe, baka naman. At ang mga kulay na pwede nating pagpilian is black, white at yung ating metal gray. Metal gray. Napakaganda naman pala ng mga kulay at option nyo rito sa ating Mini Big Ross. Tignan nyo naman yung puro. Ang ganda oh. Bihira magkaroon ng maraming stock nito ha. Kapag lumalapag to rito, laging nasosold out kaagad. Kasi kung pagmamasdan nyo yung mga unit na ipinakita natin, halos nag-i-stand out talaga siya eh, no? Yes po. Kasi nga matangkad siya. Brusco ang datingan ng Mini Big Ross nila. So, lipat tayo ma'am. Ano pa ba yung next unit mo dyan? Yes. Ito is same lang to ng mga katabi natin dun sa likod. Ah, okay. Ito yung mga nasa likod. Yes, so, ito po yung white and another red. Red po. Okay. So, next tayo. Saan tayo ma'am? Then, next na po tayo sa ating newest two-door e-car. Uy! Newest two-door e-car. Guys, tignan nyo naman kung gaano kaganda. Para siyang minivan, ano? Yung yes, datingan po niya. Parang hindi mini. Oh, sobrang ibang klase ang dating. Mini pa rin pala talaga. Pero parang van ang datingan niya. Kung may hahalintulad ko to sa van na sinasabi ko, para siyang Alphard. Yes. Parang Alphard, oh, tingnan niyo, ang ganda ng harapan niya, guys. Tingnan niyo. Sobrang astig. Sobrang astig. Napaka ano siya, parang VIP concept, parang ganun. Ayun, oh. Ganda, guys. Tingnan niyo naman, oh. Harapan pa lang talagang grabe, sinabi mo pa. Tapos meron pang details na kulay pink dito. Kaya yes, napakalakas ng dating. Ilang tao na ba nakakasakay sa ganyan, ma'am? Ito na po is 4 to 5 seating capacity naman po yung kasya dito sa ating newest two-door e-car. Okay, 4 to 5 yes seating capacity. Silipin lang natin sandali yung loob, guys, ha? Ma'am, pwede ba natin silipin, ma'am? Yeah. O, sige, pasok ako. Pasok tayo. Pasok tayo, guys. Ayan, silipin natin yung loob nito. Silipin natin yung loob ng kanilang mini e-car. So dito guys, makikita nyo kagad yung dating manivela niya na parang pang e-trek, ngayon ay steering wheel na. Ayan o, napakaganda naman talaga. So pwede mo bang hawakan sandali ma'am? Pasok lang tayo. Sige, ikaw na ma'am. Sige. Ako na lang. Oh, ikaw na para lang. Para ma-experience ka naman yung ating e-car. Gusto ko nga sanang i-experience. Kaya yes, lang, inagawa mo ako ng moment dito eh. Oh, sige, dalawa kami ni Ma'am Ana. O oh, ayan. Napakaluwag pala ma'am, no? Yes. So, kahit dalawa tayo rito, kayang-kaya. Yes, so pwede pa nga, oh. Tatlo. Oh. Pwede mo pa isama yung, ano, yung isang kamukha mo. Pedal type na, guys, ha? Yes, ayan, oh, naka-pedal type. Tapos yan, steering wheel. May aircon ba to, ma'am? Fan po. Merong tsaka fan. Exhaust. Ayun, tapos ito yung mga details na makikita nyo sa harap, ha? Audio system. Tapos yan, yung fan niya. Merong siyang, ang tawag dyan, salamin. Yes. Oh. Tapos, ito yung mga function niya. Drive, neutral, reverse. Itong mga switch na to, ma'am. On para, and off ng? Mga crown light and crown wiper light po ayun natin. Tapos, meron pa siyang ganito, oh. Yes. Parang sa kotse talaga. Tapos, sunroof. Meron din po. Oh, tapos, ito yung on and off ng ating fan. Fan. Saka LED lights. Okay, nice. Tapos, dito sa likod, ayan, makikita nyo. Tatlo rin ang pwedeng makaupo, ma'am, no? Yes, ilan pwede yung binanggit mong seating capacity nito? 3 to 6 seating capacity. 3 to 6 seating capacity, guys. Ayan yung itsura niya dito sa loob. Napakaganda. Tapos, naka-manual yes window tayo rito. Ayan, no? Pwede pero, natin ang maganda, kahit naka-manual siya, hindi ka mahihirapang buksan at hindi ka mahihirapang isara dahil napakalambot, guys. Ayan, no? Napaka-easy
niyang buksan. Tsaka yung pinto niya, yung entrada, sobrang luwag, ma'am. Yes. Yan oo. Hindi mahihirapan sumakay yung yes, passenger. Yes, hindi mahihirapan. O ano, kaya mo pa. Yes. Bababa na ba tayo? Oh, bababa na tayo. O, hindi ka na makahinga, no? Mainit sa loob. Yes, sobrang init. O, sige na, baba na. O, ngayon, alamin naman natin ang specs nitong ganitong unit, ma'am. Ano ba specs niyan? So, newest to their e-car is 1,000 motor watts, 60 volts, 45 ampere, plus 30 to 45 kilometer po yung kaya mong i-reach. Depende po sa road range at saka sa bigat ng mga sasakay. Yun. Gano'ng kabigat naman po ang maximum load weight capacity niyan since 5 to 6 seater yan? Loading capacity po nata is 400 kilogram. 400 kilos. Yes. Ooh, gandang-ganda talaga ako sa pormahan. Sir, at bumili ka na. No? Itong isang, tignan mo, bagay na bagay. Sir, bigyan mo nga kami ng isang pangmatay na post dyan. Sige nga. Parang, paano bang pangmatay na post dyan? Yan. Sige. Oh, sige, patingin. Oh, pak, gunner, no? Pako, ganda bagay rin sa'yo eh. No? Magkano presyo? Ito po, ang ating newest Tudor e-car is 200,000 pesos. Para sa mga sure buyer natin dyan or yung mga mag-walk-in po natin ng mga customer is meron pa po siyang super big discount. Magkano ba yung super big discount? Pwede mo ba kaming bigyan ng idea? Yes, pwede na po itong ma-avail up to 180,000 pesos. Uy, grabe, magkano yung una mong binanggit na presyo? 200,000, yes, sakto. Yes po. Ngayon, 180 pag yes, sure buyer. So less 20K. Yes po. Wow, tingnan nyo yung mga headlight niyan guys. So, ganda, oh. Tingnan nyo oh, yung details niya. Oh. Yung grills niya talagang napaka-detailed. Oh. Ganda. Oh. Pogi, para talagang minivan ang datingan ng harapang bahagi ng unit na to. So, next tayo ma'am, ano pa ba yung mga pwede natin i-flex? So next dyan? Naman po tayo sa mga bandang labas naman ng ating shop. Oh, so tayo. Pakita ko naman sa inyo ang ating Super Chandler. Saan ba yung Super Chandler na yan? Dito tayo sa MPR no ngayon. Yes, ito pa ang ating Super Chandler. Okay. With 60 volts, 45 ampere, mas pinakunat po na battery, plus 1,200 motor watts na po, 4 to 6 seating capacity po siya. Yun naman pala, kaya naman pala tinawag siya na Super Chandler dahil na-extend yung kanyang seating capacity at na-upgrade yung kanyang motor power maging yung volts niya. Tama yes ba, ma'am? Po. So ngayon, yung ganito, since 6-seater na siya, ilan na po yung maximum load weight capacity niyan, ma'am? Ito po is up to 300 kilograms. 300 kilos. May idea ka ba sa distance na nararating niyan? Ito po is 30 to 40 kilometer po, depende sa loading capacity. Oh, nice. Tapos magkano ang presyo natin? So naka-big sale po siya ngayon ng 70,000 pesos. 70,000 pesos, pero dating 79,800 pesos. Yan guys ha. Halos na kakamukha lang din siya ni Chandler Pogi. No? Yes po. Yun nga lang, ang good thing dito is na-extend yung kanyang seating capacity. Na dating 4 to 5 seater ngayon is 6 seater to 7 seater. Pwede. Yes po, pwede. Kung ganito po yung mga uupo na kasing liliit ng bata. Ano? Yes. Ano pa yung mga unit dyan? Next naman yung ating pinakahigante or pinaka-high-end unit natin, ating Big Bros. With 1,800 motor watts, plus meron pa yung uphill assist with 60 volts, 45 ampere naman po pagdating sa battery naman po. Okay. So itong ganitong unit pala is talagang sabihin na natin dinisen siya or talagang maganda siyang gamitin kahit na sa mga kalsada na paahon or matatarik na kalsada or sa mga lugar na parang pabundok, sabihin yes natin gano'n, ano, sa mga anti-polo, ganyan. Yes. So goods na goods itong mga ganitong unit dahil napakataas ng motor power niya at napakaganda rin ng specs ng kanyang battery. May idea ka na ba sa range na nararating yan, ma'am? Ito po is 30 to 45. Depende sa loading capacity, sa bilis na ginagamit natin, sa gear, then sa road range po. Road range, guys. Tingnan nyo yung kanyang steering wheel, oh. Parang naka-power steering na siya. At ang maganda pa rito, kung mabitin pa kayo, eh meron siyang uphill assist kung saan eh mas matutulungan niya yung kanyang motor or yung kanyang yun nga, yung motor niya na mas mapadali makaahon dun sa mga matatarik na kalsada. Yes po. Kung titignan nyo, parang laro ang kutsi-kutsi yan, pero napakalakas pala ng ganitong yes klaseng unit. Iba buga. Iba ang buga. Paano yung buga? Boom! Bomba, no? So, ito, napakalalaki rin ng mga upuan niya.
Hanggang 9-seater, pwede ba to? Yes, pwede. Basta ayan, no? Super slim. Super slim. Tapos stainless na yung kanyang mating. Magkano presyo natin dito, ma'am? So, Big Ross po is 135,000 pesos. Plus, meron pa po siyang freebies na 34 inches smart TV. Yun, so, no? Ayan, 34 inches po yan, mga kaway. 34 or 32? 34 na po. Ah, nagkamali ito. Yes. O ano, nilakihan. Nilakihan pa in-upgrade po namin. In-upgrade, guys. Dating 32 inches ang libre, binigyan pa ng 2 inches, kaya naging 34 inches. Yes po. Pero ang dating presyo niyan, 53,900 pesos, 135 plus 34 inches na smart TV. Kung natatandaan nyo kanina, guys, yung pinakita nating mini Big Ross na nandun sa loob na napakataas ng forma o yung parang pang-rugged ang datingan, eto naman, medyo lowered ang datingan, yes, ma'am, po. No? Medyo cute size na parang kotse-kotsehan ang dating. Yes. Pero ang laks din ang dating niya, ma'am, ha? Ayan, oh, cute din. Napakaganda rin. Oh. Ayan, napaka-cute talaga. Pakita mo yung cute. Pakita mo. Iyo. Eto, ganito. Etong mini Big Ross na to, ma'am, nagkaiba ba ng specs dun sa ating mini Big Ross sa loob? Yes, ito po is, ano naman siya, 60 volts, 45 ampere, 1,200 motor watts. Mm-hmm. So kung mapapansin nyo, ibang-iba talaga yung pinaka, dun kasi is kitang-kita yung pinaka-crown light. There is mga naka-auxiliary light na po yan. May top load, reverse camera niya po is makikita niyo po siya sa pinaka-panel board. Then meron na rin po siyang inclusion na trapal and mini IFA. Yan, nakikita nyo ngayon dito yung harapang bahagi ng unit natin. Pakita ko sa inyo sandali yung gilid niya or yung loob niya, guys. Ayan, oh, yung forma niya. Oh. Napakaganda. Parang ano, no, yung formahan yung datingan ito, para siyang owner type Jeep. Yes po. Yun yung datingan niya, guys. Ayan, oh. Tapos 4 to 5 seater, tama ba? Yes, 4 to 4 5. 4 to 5 seater. Hindi 45, ha? 4 to 5 seater. Guys, steering wheel, naka-foot pedal accelerator. Ayan, halos the same lang din dun sa mga naipapakita nating four wheels kanina. Ngayon, magkano presyo nito, ma'am? So, mini Big Ross from Luda is 120,000 pesos plus meron pa po kayong smart TV. 32, 34? 32. 32, ito original to. 32. Ayan, 32 inches. Yung kanina, 32 nakalagay, ginawang 34. Ito ayaw pa baguhin, 32 pa rin. Ang nakalagay. Siyempre, na, pag medyo malaking unit, dapat may additional 2 inches. May additional. So, ito, 32 inches talaga. Yes, 32 yun. Inches. So, ito magkaiba ng variant, ma'am, no? Yes po. Meron tayong 120,000, meron din tayong 115,000 pesos. Yun. Pagka-pasyal nyo rito, i-explain sa inyo ni Ma'am Ana kung ano yung pinagkaiba ng kanilang mini Big Ross, no? Kakita nyo naman yung design, yung forma, yung looks. Kaya may option kayo sa mga mini Big Ross. Di ba mini Big Ross din yun nandun? Yes po. Mini Big Ross din. Okay, Ma'am Ana, since nakita na natin kung ano-ano yung bagong unit na available ngayon dito sa Waymaker Gentry Branch, baka meron ka pang gustong sabihin or ihabol sa mga naipakita natin. Sige po. So ayan, sa lahat ng mga kaway natin, invite ko po kayo para mag-visit or mag-walk-in po dito sa aming shop. Our shop is located at Barangay San Juan Dos, General Trias, Cavite. Opens from Monday to Sunday, 9 a.m. to 6 p.m. Para sa mga customer naman natin na medyo malayo dito sa Gentry Branch, pwede kayo mag-visit sa mga nearest branch po na mas malapit po sa inyo. So, other branch is located at Ibayo Pacifica, Naic, Cavite, Canlalay, Binyan, Laguna, Abad Santos, Tondo, Manila, Malanday, Valenzuela, and San Jose del Monte, Bulacan. So dito sa Waymaker, lifetime service warranty tayo. Basta yung mga e-bike po natin is dadalhin po natin mismo dito sa shop. Shout out, ma'am. Baka meron kang gusto ng shout out. So ayan, shout out po sa lahat ng mga patuloy na bumibili ng e-bike sa amin. Patuloy na tumatangkilik ng produkto po namin. Shout out din sa mga kakaways po natin dyan. Yun. Siyempre, hindi tayo nakakalimot magpasalamat sa lahat ng bumubuo ng Waymaker Cycle Center dahil patuloy nila tayong naaanyayahan upang ipakita kung ano-ano yung mga bagong mga unit nila. Yes. So ma'am, maraming salamat, ha. Big shout out po lalo na sa mga owner ng Waymaker dahil napatuloy nila tayong napapayagang ibahagi sa inyo yung kanilang mga bagong unit dito. Ma'am, muli maraming salamat. Pasyal na lang kayo rito sa Waymaker, guys. More power and God bless po. Waymaker Cycle Center. Thank you.